Hi mga kabeshi! Ang ibablog ko ngayon ay isa sa espesyal na araw ng aking anak na si Alea Sidel si Ijo. Siya ay 18 years old sa ngayon. Ngayon, noong September 11, may kunting salo-salo na nangyari at naganap sa aming bahay dyan sa Mapandan, Pangasinan. So, ang venue po mga kabeshi ay sa bahay lang. So, i-explain ko sa inyo mamaya kung magkano yung nagastos namin para yung mga ibang mga magulang na practical ay magaya din kung ano yung paano yung diskarte namin. So, limited lang po yung mga bisita naming inimbitahan kasi natatakot pa rin kami doon sa epekto ng coronavirus. Alam nyo naman, mayroon pa. Tapos, may mga matatanda kasi kami kasama. So, family, immediate family lang ng family Ijo. Tsaka, nag-invite siya ng mga talagang yung close friends niya. Siya naman yung may birthday noon eh. Kaya, siya yung pinag-decide ko kung sino yung mga iimbitahan niya. So, yung aking anak ay hindi naman siya masyadong pala barkada. So, limited lang talaga yung mga in-invite niya na friends niya. Tapos, kasagsagan pa noon, may parating na bagyo. So, yung mga ibang in-invite niya rin, hindi na rin nakapunta. So, naiintindihan din namin yung ganun sitwasyon. So, mga kabeshi, ang nangyari nung birthday ng anak ko, siya na yung in charge sa decoration, kasama niya si Tita Carmel yung kapatid ko. Sa kusina naman yung mga ninong niya, yung mga tito niya, yung mga relatives din namin na tumulong sa pagluluto at paglilitsyon ng baboy. Tsaka yung baboy pala is alaga ni Jumong, tapos nag-order na lang kami ng isa pa para dumami. Yung mga cakes, bigay ng tita niya, yung mga dessert. Tapos, yung pato rin, yung mga ibang hinanda pa ay alaga ng aking anak na lalaki. So, shout out kay Jumong kasi siya talaga yung nag-effort din. Tapos, yung sa damit naman, may kumari ako na nandito sa Israel. Inisponsor niya yung damit kasi binigyan niya ako ng pang-gift kay Alea. Yun na lang. So, yung damit ay inirentahan namin dyan sa Manawag. Kay dun sa walang one day, oras lang tapos isuot na ni Alea. Anyway, siya naman yung pumili yan. So makikita nyo sa video dyan mga kabeshi, si Kuya Kondrad, siya yung parang master chef, tapos si Parikito, tapos yung mga kapitbahay naming dyan sa likod, tumulong din sila. Thank you po, maraming salamat po, hindi po namin makakalimutan yan. So yan, nailuto naman ng maayos, wala namang sumakit ang tiyan. In fairness, ubos naman lahat. Yan, so nandun sila sa likod, sila yung nagluto ng handa ng aking anak. So thank you mga bros. Tapos yung mga bayaw ko rin, si Tito Ide, nandyan na siya nung bago mag-birthday si Alea, kasama niya si Pate. Tapos yung mga bayaw ko, sina Alpi, sina Ruel, sina Louie, nandyan din sila. Tapos yung mga pamangkin ko rin ng mga binata, sina Justin, sina Jumong, sina Ashley. Yun, si tatay din pala yung head of the chef. Yan, makikita nyo mga kabeshi. Yung decoration po, ang ginastos po namin dyan, hindi po umabot ng 2,000 yung decoration. Kasi yung sa pangalan, ipinagawa ko na po, ginawa po yan ni Rochelle. In fairness, maganda. Tapos yung mga Christmas light dyan na nakikita nyo, para sa Christmas light namin yan. Ayan, yan, Christmas light. Yan, tapos nag-hire na rin kami ng hair and makeup si Ariana Tiboli, taga Baluling din. So, binigyan namin siya ng 1,000. Sinasabi ko yung mga presyo mga kabeshi ha, para just in case na gusto nyo rin magkaroon ng ganito kasimpleng debut, may idea na kayo kung how much and
kung sino yung mga kukontakin ninyo. Yan mga kabeshi, so Baruch Hashem, yan po yung handa ng aking anak. Simple lang po, diba po? Ang importante, makakain at lahat ay welcome kung sakaling pumunta doon nung araw na yon. So, hindi po kami nagre-require ng mga damit kung anong kulay. Hindi po, parang birthday, ano lang po, simpleng birthday ng aming anak. Nagtataka nga yung ano eh, kasi bakit pwede ba kahit nakapa ang pumunta doon? Kasi yung mga iba nag-iwan ng mga chinelas, ng mga ano, okay lang kung saan sila komportable, di ba? Yung cake naman po, in order po namin yan sa Manawag, 1,300 ata, or basta less than 1,500. So yan mga kabeshi. Yung decoration, almost 2,000 yung nagastos. Tapos yung mga kurtina pala, hiniram ko yan kay Annalyn, galing pa ng Saudi. Tapos yung pinangbalot sa ano, sa upuan, yung upuan namin dyan sa dining, nilagyan lang namin ng kurtina na galing din ng Saudi na dala ng aking mother-in-law. So yung mga drinks sa ano yan, sa doon sa side ng mother ko, doon na rin ako order. Tapos may nilatikan dyan, give din ni ano ni Tita Jocelyn. Tapos yung cake dyan na isa, give din ni Tita Cecil. So thank you mga sis. Thank you. So, really appreciated. Yan. So, yan mga sis. Yung mga bisita. Ang unang bisita pala niya is si Jenny Bib. Yan. Thank you, Jenny Bib. Yan. So, di ba mga kabeshi, napakasimple talaga ng decoration ng aming anak. So, ang in-charge dyan sa decoration, actually si Alea, talagang pinagpuyatan niya. And then Carmel, thank you dun sa kapatid ko. Yan. So, yan mga kabeshi. Hindi ko alam kung late-late yung ano ha, yung ano ng video. Kasi dito sa monitor, is yan, mini-makeupan yung anak ko ni Ariana, pero dito sa monitor nagluluto pa lang sila. So yan, thank you Ariana, dahil ginawa mong super ganda yung anak ko nung araw na yun. Thank you, simple, okay lang, hindi naman kasi sanay mag-makeup ng makapal yung aking anak. Anyway, may mga tutorial siya na makeup, pero hindi naman siya yung talagang ano, talagang makapal na kapal yung makeup. Yan po yung itsura ng decoration niya nung yan. So, yan. May memory sila ng kanyang lola. Wow. Medyo dito sa party na to, medyo na-touch ako kasi ever since na si Alia ay lumabas, ever since ay pinanganak ko yan si Alia, ang isa sa mga tuwang-tuwa si Nanay Delia kasi wala siyang anak na babae. First apo, first pamangkin sa side ko, first apo na babae, only girl, unang babae na nasa pamilya namin. Kaya super yung pagmamahal ng kanyang Lola Delia sa kanya. Yan, kinakabitan siya ng necklace. So yan. Anyway, sabi nila, Xerox copy ng mother-in-law ko si Alia kasi pareha silang matangkad, long-legged. Tapos yun, long-legged. Yan, wow naman. Dito ako natatouch talaga kasi nakita ko na masayang-masaya yung aking mother-in-law. Thank you rin, Nay, kasi since then, kahit na nung nasa abroad kayo, talagang nararamdaman ko yung pagmamahal mo sa anak ko. Accessories, damit. Ako, ang dami mong nagawang kabutihan sa anak ko. Ito, first visitor niya si Jenny Bib, ang kanyang BFF since grade school. I think since daycare. Sila na yung magkasama. Anyway, kahit na nagka-separate sila nung high school, yung bonding nila is still there. Yan, nagdibo na rin siya nung last. Nauna siya nagdibo. Yan, so pinakantahan ang aking anak. Diyan, wow. Tuwang-tuwa yan. Anyway, sa totoo lang, ayaw niya kasi na may mga ganyan-ganyan. Kaso, syempre, hindi naman pumayag ang mother na basta-basta lang din yung birthday or hindi kami magse-celebrate kahit doon sa pinakasimple na paraan na alam namin mag-asawa. So yan, very understanding naman yung anak namin kasi hindi niya ipinilit na kung pwede nga lang ayaw niyang gumastos sana. So thank you sa inyong lahat sa panonood sa birthday ng aking anak.
Hindi ko alam kung nagdi-delay yung video tsaka yung voice over ko. Pero inuulit ko, ang mga nagastos namin sa birthday ng aking anak or sa 18th birthday ng aking anak or sa debut ng aking anak is less than 30,000. So, hindi na kami nag-organize ng mga blue bills, yellow bills kasi very practical kami ng mga magulang. So, anyway, hindi naman ako kontra doon sa mga gumagawa ng ganon. Pero, para sa amin, yung ma-celebrate ng maayos, makakain yung mga bisita ng maayos, it's over. Ayaw na namin mag-abala. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yon kasi it's tradition, pero we will break the tradition kasi alam namin kung gaano ka importante yung pera ngayon at kung gaano kahirap ang buhay ngayon. So yun mga kabeshi, less than 30,000 na irawos namin ang debut ng aking anak ng maayos. Salamat sa mga tumulong at sa mga may mga gift yung anak ko rin. Thank you sa mga gift, pero ang importante sa amin yung presence nyo, yung sarili nyo na nandyan kayo sa special birthday celebration tibu ng aking anak, sa mga ninong at ninang ng aking anak na pumunta sa pamilya ko, pamilya ng mister ko, sa pamilya Ijo Cornista Duterte, sa pamilya Duterte. Salamat po sa inyo. Thank you very much.